Hi everyone! Welcome back here in my kusina. Mag-bake naman tayo ngayon. Ito ang isa sa mga favorite kong chiffon cake recipe. Napakadali lang gawin. Kaya tara, simulan na natin. Mag-bake naman tayo ngayon. Sa baking, napaka-importante na naka-ready lahat yung ating mga kailangan. Yung ating mga ingredients and also yung ating mga tools na gagamitin. And for that, we need 2¼ cups of unsifted cake flour. We also need 1/2 cup of vegetable oil, 3/4 cups of plain water, 1 teaspoon fine salt, 3 teaspoon baking powder, 1 teaspoon vanilla, and 3/4 cups of white sugar. Kailangan natin itong hatiin sa dalawa. If you want your cake sweeter, pwede nyo siyang gawing 1 cup. Ito kasing recipe na to, hindi siya masyadong matamis. Kailangan din natin ng 5 large eggs. For the mixing tools, kailangan natin ng wire whisk, electric mixer, rubber scraper. We also need sifter, medium and large mixing bowl. First that we have to do is to separate the egg yolks from the egg whites. Siguraduhin lang natin na yung mixing bowl na paglalagyan natin is dry, malinis at tuyo. Same with our eggs. If ever nagaling sa ref yan, punasan nyo munang mabuti para hindi siya nagmo-moist. And then, ingatan natin na mabasag yung egg yolk. If ever na mangyari yon, siguraduhin lang na lahat ng egg yolk na pumatak dun sa ating egg whites ay matanggal natin. Isa tong factor na magiging reason sa success ng ating meringue. Okay, so pagkatapos nyan, dun na tayo sa ating flour mixture. Kailangan natin isift yung ating flour, including the baking powder. The purpose of sifting is hindi para linisin yung flour, kundi para buhaghagin siya at magpantay-pantay yung distribution ng flour. Kasama dyan yung mga buo-buo, kailangan mapaghiwa-hiwalay ito or madurog. I-press nyo lang siya ng kamay or ng rubber scraper, making sure na lahat ng ingredients ay masama natin doon sa mixture. Idagdag na rin natin yung ating asukal, yung ating salt, at haluin natin mabuti. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung oil, yung tubig, yung vanilla, madalit sabi yung mga wet ingredients natin. At kasama niyan yung ating egg yolks. Kung tatanungin nyo kung pwedeng gumamit ng gatas instead of water, nasa sa inyo po yan, pero ako kasi hindi ko pa siya nasubukan. Pero I suggest na gamitin ninyo yung mga gatas na medyo malabnaw. Yung evaporated milk kasi medyo maano siya, malapot. Lipat na tayo doon sa ating egg whites. Kagaya ng mixing bowl at ng ating eggs na kailangan is dry, ganun din yung ating wire whisk. Kailangan lahat ang gagamitin natin sa paggawa ng meringue ay tuyo para maging successful siya. Ibibit ko lang yan. Ganito yung aking paraan ng pagbibit, patagi-tagilid, ganyan. So I always use yung mga hindi babasagin ng mixing bowl para hindi ako masyadong mag-alala na namabasag siya. Kapag may body na yung ating egg whites, pwede nang ilagay yung ating sugar. Now, pwede kayo magdagdag dito ng 1 teaspoon ng cream of tartar. Pero ako kasi, bihira lang ako mag-bake. Siguro mga isang beses lang sa isang linggo, ganun. Kaya hindi ako nakapag-stack ng cream of tartar. So sa recipe na to, wala akong inilagay. Importante rin na lagi nating uunahin sa paghahalo yung ating flour mixture. Isusunod natin yung paggawa ng meringue. Sa procedure ko dito, inuna kong gawin yung egg whites. Kaya mapapansin nyo, medyo matigas at nagbubuo-buo yung aking meringue. Sinadya ko talaga to para maipakita ko sa inyo yung difference. So, take note na unahin natin yung paghahalo ng flour mixture and following that, yung paggawa ng ating meringue. Kuha tayo ng konti nitong ating egg white mixture tapos ihalo natin dito sa flour mixture natin. Haluin lang mabuti bago natin siya pagsamahin. Dito naman importante na yung flour mixture natin maihalo nating maigi dun sa ating meringue kasi nga po medyo heavy siya compared dito sa egg whites natin. Kaya importante yung paghahalo nito, yung ilalim na part, scrape yung maigi papunta sa ibabaw para siguradong halong-halo. Thank you.
Now, first time kong gagamitin itong baking pan na ito, itong round pan ko. Kaya yung aking liner, doon sa ilalim, meron yan. At dito sa gilid, ay medyo tinaasan ko, no? Para lang sigurado na hindi umapaw. Pero kapag kabisado mo naman na yung recipe, eh hindi naman kailangan ganito kataas. So, I preheated my oven. And then, ibibake ko lang to na mga 35 to 40 minutes. Pero i-check nyo rin time to time. Over 170 to 180 degrees Celsius. Depende yun sa oven ninyo. Dito kasi sa amin mahina yung kuryente. Kaya yung 170 ginagawa kong 180, yung 180 ginagawa kong 190. Isang malaking factor din to assure na maging successful yung pag-bake natin ng mga chiffon cake is yung temperature. Hindi dapat nagbabago agad siya, no? Or nagkakaroon ng abrupt na pagbabago sa temperature. On the first 20 to 25 minutes, huwag natin buksan yung ating oven. Kapag kabuo na kagaya nito, that's the time na pwede na tayo mag-toothpick test. Now, I don't recommend using toothpick, lalo na kung nasa loob ng oven yung itetest natin. So, I usually use barbecue stick. Pwede yung made of bamboo. Pwede rin namang itong stainless. Pinalamig ko lang to ng konti, siguro mga 5 minutes. And then, inalis ko na siya sa pan. Yung pinaka bottom liner ko, hindi na siya natanggal dun sa pan, nanikit na. Kaya naman gusto ko na siyang baliktarin kaagad hanggat mainit-init pa. May tendency kasi na pagka naka-absorb ng moist, itong ibabaw, yan yung brownish part na yan, siya, lalambot siya. So, magdidikit-dikit siya doon sa aking baking pan na gagamitin pagbaliktad. Okay, so ito na yung ating finished product. Ito na yung kanyang loob. Yan. Malambot siya, pero hindi siya ganun kaampaw. Tamang-tama lang. Maganda to pang merienda, para siyang mamon. Yung mother ko kasi mahilig siya sa mga cake, pero ayun ang icing. Kaya ito niluluto ko to para sa kanya. Ang usual na ginagamit ko before is yung rectangular pan. Ito, ganyan. So, ganyan siya kakapal sa ganitong size ng pan. Ito naman, hindi ko natanggal yung liner niya. Para hindi ako mahirapan, niro-roll ko lang siya sa barbecue stick. Yan, ganyan siya kalambot. Sana matry nyo to guys. Thank you for watching. See you again on my next video.